Kinundinan ng liderato ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang ginawang pananambang ng teroristang grupo na ikinasawi ng 4 na sundalo dyan sa Maguindanao del Sur nitong linggo. Sa inisyal na pagsisiyasat, tinambangan ang mga sundalo bilang paghihiganti ng Dawla Islamiya dahil sa pinaigting na operasyon na militar sa naturang lugar. Report mula kay Odessa Cruz. Paghihiganti ang motibo sa pananambang ng teroristang Dawla Islamiya sa tropa ng militar na nagresulta sa pagkasawi ng 4 na sundalo sa Barangay Tuwayan, Dato Hofer, Maguindanao del Sur, nitong linggo ng umaga. Ayon kay 60th Infantry Brigade Commander Brigadier General Oriel Pangkog, retaliatory attack ito ng Dawla Islamiya matapos ang magkakasunod na military offensives laban sa mga terorista sa lalawigan. Isa rito ang pag-neutralize sa 11 Dawla Islamiya group members sa liblib na bahagi ng Barangay Tuwayan noong December 2 ng nakaraang taon. Ayon kay Pangkog, bahagi ng misyon ng Joint Task Force Central sa Central Mindanao ang tugisin at lipulin ng mga local terrorist groups na humahadlang sa pagsusulong ng kapayapaan sa rehiyon. Sa magkahiwalay na ulat ng 6th Infantry Division at Police Bang sa Moro Autonomous Region, kinilala ang mga nasawing sundalo na sina Private Marvin Dumaging, Private Jesse James Corpuz, Private First Class Carl Araña at Corporal Crisaldi Espertero, mga kasapi ng 40th Infantry Battalion ng 6ID. Pauwi na mula sa pamamalengke sakay ng isang private vehicle ang mga sundalo ng tambangan. Samantala, mariing kinunina ng pamunuan ng Philippine Army at 6ID ang pananambang at sinigurong bibigyan ng hustisya ang pagpatay sa mga sundalo na noon ay nakasibilyan at walang kalaban-laban. Sa ngayon, mas hinigpitan pa ang seguridad sa bayan ng Dato Hofer at ikinasa na rin ang pursuit operation para sa mga responsable sa krimen. Mula sa Maguindanao, para sa Mata ng Agila, ako si Odessa Cruz, matatag, matapang, matapang. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25tv.